Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na nga, magsisimula po tayong pag-usapan ng mga isyu sa lipunan. At pag-uusapan natin ngayon, syempre, ano na ba nangyayari sa KOJC? Mayroon bang pagbabago? At kasi marami na tayong nababalitaan na mayroon pa rin mga pulis. Alam mo naman to si General... si General Torre, talaga nga namang matigas ang ulo. Wala tayong magawa talaga dyan sa tao na yan. Matigas talaga ulo niyang tao na yan. Ang kapal-kapal ng mukha talaga ng animal na yan. Alam mo, ito si General Torre talaga. Antayin ko, ha? Antayin ko yung panahon na ito ay makulong. Kasi grabe ho siya, ano, sumuway ng mga batas. Korte na nga nagsabi, talagang ayaw pa rin eh. O, ito ha, pakinggan natin to ha. Oh, ito. Kanina nga inilabas yung temporary protection order ng Davao City Regional Trial Court Executive Judge at sinerve dito sa PNP, specifically sa Region 11 at kay PNP Chief. Yun nga lang, pansamantalang nabuhay ng loob ang mga taga-KOJC kasi tingin nila tapos na ang kanilang problema at meron lang temporary protection order, so hindi na raw itutuloy sa kanilang paniniwala yung paghahanap kay Pastor Kibuloy. Pero nagbago lahat yan dahil just a few moments after ilabas yung dalhin dito yung iserve yung ano yung temporary protection order, dumating ang mga kalagdagang pulis at pumasok po doon sa loob ng KOJC compound. As far as the police is concerned, hindi pa po pinagbabawal ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. Parang tuwa pa siya, no? Hindi. Wag ganun. Anyway, base daw sa police, hindi pa rin sapat yung order ng korte na umalis na sila. Pagbabawal lamang ng temporary protection order, ayon sa kanila, yung pagbabarricade ng compound ng KOJC. Anyway po, para sa dagdag detalye dyan, ipapasok po natin si Gary De Leon na kasama natin dito sa Davao City. Gary, anong balita dyan? Anong susundan pang ng mga police? Alam mo, Bok, patuloy pa rin yung paghahanap ng mga pulis kay Pastor Apollo Kibuloy dito sa Kingdom of Jesus Christ. Ano? At hanggang hindi pa raw ito nakikita, ay patuloy pa rin ang mangyayaring paghahanap. May tigas ng mukha nito talaga ni Torre, no? Tigas ng mukha. Pit pa rin nakailera ngayong gabi ang mga naka-full battle gear na pulis sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ compound dito sa Davao City. Sa kabilayan ng inilabas na temporary protection order ng Davao RTC Branch 15 kanina para sa KOJC compound. Tumatakbo na si Torre. Nina, mismo ang legal counsel ng religious group na si Attorney Israelito Torion ang nag-atid ng dokumento sa compound. Naksad sa temporary protection order na dapat alisin ng mga pulis ang anumang inilagay nilang mga barikada. O... Ayan ha, malinaw yan. The PNP 11 is hereby order, galing ko sa korte ha, to remove all forms of barricades. Ang tanong, pag sinabi mo bang all forms of barricade, lahat? Baka naman kapiraso lang. O baka naman yung mga nasa gate lang. O baka naman yung nandun lang sa kanto. Pag sinabi mo bang all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject command. Ano ba ibig sabihin ng all? All ba is konti lang? Ang all ba is 80%? Ang all ba is 85%? O ang ibig sabihin ng all ay lahat? Nako, hindi natin alam. Kaya nga, nagtataka tayo, bakit hindi maunawaan ang ibig sabihin ng all? Alam mo, may tawag dyan. May tawag sa ganyang klaseng, yung magpapalusot pa, alam mo, yung sabit ka na, alam mo na nga pinagbawal. Oh, di ba, halimbawa, bawal lumabas. Pag sinabi sa'yo, bawal lumabas kasi pandemya. Oh, ang tatanong mo, pwede ba kahit doon sa gate lang? O pwede ba kahit hanggang doon sa kanto lang? Bawal nga lumabas eh. Sino bang bawal lumabas? Lahat. All. Pwede ba kaming mga health workers lumabas? Pag sinabi ngang all. Di ba? Ito si Torre. Simple, all forms of barricades. Anong tawag mo dun sa ano? Hindi, kasi ang pampalusot nyo dyan, barricades, hindi yung mga tao.
Eh, ano bang ginagawa ng mga pulis? Diba? Ano bang ginagawa ng mga pulis? Diba binabarikadahan nila? So kasama sila dapat umalis. Tain talaga, oh. Ito si Tori. Alam mo, Tony Torrio, next time, ang sabihin mo kay Tore, Are you a lawyer? Harang sa compound. Pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Yung mga pulis ay inorderan po na umalis na po dito sa KOJC compound. Pero tila iba ang pagkakaintindi ng dalawang panig. Bagay na pinagtalunan ni na Attorney Torrio. Hindi pagkakaintindi ng dalawang panig. Tama ang intindi. Ayan o, itong babae na to, galing sa korte yan. Galing sa korte, sinamaan na nga si Torrio. Para sheriff yan eh. Ay nako naman o. Tuloy. Yon at Police Brigadier General Nicholas Torrio dito. Paalala lang sa mga nagko-comment ha. Huwag po natin i-spam. Huwag po tayong paulit-ulit. Kasi pag paulit-ulit tayo, iha-hide po kayo. Okay? Kahit yung comment ninyo ay pabor o hindi pabor, basta pag paulit-ulit, iha-hide po kayo ng mga moderator. Ha? So, ang tawag po kasi doon, corn beef. De, spam po ang tawag doon. So, wag pong paulit-ulit, ha? Third. And proprietor. Leia Okada. Parang naalala ko ikaw. Rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. Yun ang so sabi ko, sa amin po, sir. Attorney, my turn? Yes, sir. Bago tayo lumayo, you are talking about presence. Ayon pa sa PNP, hindi nakasad sa TPO na itigil ang pagsisilbi nila ng arrest warrant. Abay, wala naman sinasabi. Abay, walang sinasabi si Attorney Torrio. Walang sinasabi si Attorney Torrio na bawal na kayo mag-warrant, ha? Nang warrant of arrest o mag-serve ng warrant. Walang sinasabi. Ang sinasabi dyan, linawin kasi natin eh. Linawin natin, ang sinasabi dyan, huwag niyong harangan. Dapat malayan lumalabas, pumapasok ang mga tao dyan. Eh, anong ginawa ninyo? Diba? Pag lumabas ka, bawal ka nang pumasok. Anong karapatan nyo? Kaya nga may writ of amparo eh. Alam niyo yung ibig sabihin ng amparo? Ha? Hindi nyo alam. Sino nakakaalam dito ibig sabihin ng amparo? Hindi nyo talaga alam. Ibig sabihin ng amparo yung amparo, paro, G. Amparo. Amparo, paro, G. Hindi. Ibig sabihin ng amparo is protection. Ha? Protect. Yan, protect. Ibig sabihin po nun. Ibig sabihin kalayaan kalayaan. Ikaw ay may karapatan ng protection. Okay? So, linawin natin yon. Ito talaga ito si, ano. Oh, tuloy. Laban kay Kibo. Banat Bay, thank you. Actually, galit ako sa'yo noon, pero masasama-sama tayo sa pagbagsak. Ba't ka naman galit sa akin? Madam Donna naman. Huwag ka nang galit sa akin. Tuloy, kaya mananatili raw ang mga pulis sa paligid ng compound. Tanging barriers o mga harang lang daw para malayang makagalaw ang mga miyembro ng KOJC ang nais ipaalis ng korte. O, anong tawag mo dyan? Barrier. Order, never it is mentioned that the police stopped the implementation of the warrant of arrest against fugitive Kibuloy and never was it mentioned that we will vacate the premises. Plano rin ngayon ng PNP na maghain ng motion para linawin ang desisyon ng Davao Court. Samantala, muling nabanggit ng mga pulis na may na-detect na mga heartbeat at signs of life sa ilalim ng lupa sa KOJC compound. Ay, ito si Tore. Alam mo, masama yan. Kung ano man yung binabanatan mo, tigil mo na yan. Yung may naririnig ka ng heartbeat. Delikado na yan, Brad. Hindi ha, delikado na yan. Walang biro, delikado na yan. Yung may nadidinig-dinig ka minsan sa tabi-tabi mo na heartbeat. O ako sa'yo, magpa-pre-over ka na. Ah, hindi. Magpa-pre-over ka na, delicate yan. Baka mamaya napoposes ka na, di mo lang alam. Sabi nito mga to, Banabay, wala ka sa Dabao. Nandito ko eh, paano ako mabubunda sa Dabao? Yung mga tanong nyo naman, oh.
Marami nanonood ngayon dito sa Qatar. Maayong buntag nga ngarabii sa inyong tanan. Oy, mga taga Qatar. Uy, diyan ako naging OFW. Okay. Tuloy. Gamit ang ground penetrating radar. We are making focused search. Remember, hindi naman lang sa sini nangyayari yan eh. Di ba? With the resources, the money that he has, and the time that he has. Okay. Ang galing mo rin, ano? Hindi lang naman sa sini yan nangyayari yan eh. With all the money that he has, resources that he has. Tama ka eh. With all the money that he has, to, sabihin mo na si Pastor Kibuloy, with all the resources, sa ilalim siya magtatago? Ayun, common sense naman yun. Hindi, eto, tama ka. With all his money, with all his resources, kung ikaw yun, ibabaon mo sarili mo? Gagawa ka pa ng ano? Ng basement para magtago? Hindi ba pwedeng pumunta na lang ibang bansa? Tandaan ninyo, sa ibang bansa, may mga visa na nabibili. Hindi, walang biro ah. Yung gusto mo maging citizen ng bansa na yun, bibili ka lang ng lupa, bibili ka lang. Eh sabi mo na nga, ang daming pera ni Kibuloy. Eh bibili lang siya ng lupa, may citizen na siya ng country na yun eh. Ang daming pwedeng ganun eh. Tapos sa lupa ako. Magbabaon ako sa sarili ko dyan. Papapagawa ko sa ilalim ng kingdom. Na, hindi, eto ha, sabihin na natin, with all your fantastic imagination, with all your stupidity, Tore, makinig ka na mabuti dito, tignan mo itsura mo ngayon, oh. Makinig ka ha, kahit sobrang dami mo ng pera, gagawa ka ng mansyon sa ilalim ng lupa. Sige! Pero hindi ka pwedeng lumabas. Bakit? Nandiyan kayo eh. Sa tingin mo mag-i-enjoy ka sa ilalim ng lupa? Hindi. Gamitin mo utak mo, Tore. Kung meron ka bang natitira. Feeling ko na ano na eh, natuyo na rin eh. Hindi, di ba ho? Sige, tanungin ko kayo. Kayo, sobrang dami mong pera. Talagang limpak-limpak na sa lapi. Gagawa ka ng castle. Castle ah, mansion. Sa ilalim ng lupa, doon ka lang. Mag-enjoy ka? Mag-enjoy ka sa ilalim ng lupa? Gawa kahit castle pa yun nandyan, kahit mansion pa yun nandyan, hindi ka pwedeng bumiyahe. Alam naman, gumawa ka ng sarili mo racetrack doon, paikot-ikot ka ng motor mo. Isipin mo na mabuti yun. Kung ganun kakadami ng pera, sabi mo, may aeroplano lahat, may hangar, mayroong sariling airport. Pipiliin mo, doon na lang ako sa ilalim ng lupa. Magagawa ako ng mansyon doon. Mag-enjoy ako sa ilalim ng lupa. Mag-enjoy ako, ha? Diba, utak ang gamitin mo. Ikaw na nagsabi, may pera. Hindi, siyempre, alis na lang ako. Bibili na ako ng ibang lupa sa ibang lugar. Kasi ang daming ganyan, eh. Ang daming ganyan na bansa yung i-Google ninyo. Yung for sale na visa, which is legal. Bibili ka lang ng maraming property doon o bibili ka lang ng ilang milyon doon. Magiging citizen ka na ng bansa na yon. Oh, pag nangyari yon, oh, ang dali-daling gawin nun. Kung sinasabi mo may pera si Pastor, anong, sa ilalim ako ng lupa. Pambira ka naman, no? Gamit-gamit naman ng utak minsan, Tore. You connect the dots. Alam niyo na siguro. Alam niyo. Oh yes, of course. We will not do this unless you connect the dots. You connect your brain. Unless na very very convinced kami na nandiyan talaga siya. So that is how. Samantala, nanindigan naman si Pangulong Bongbong Marcos na walang nilabag na batas sa pagpapadala ng maraming pulis sa KOJC compound para hanapin si Kibuloy. The reason we did this was that so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. May mensahe rin si PBBM kay Kibuloy at sa mga miyembro ng religious group. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pinadinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Eh, wala namang kasalanan niya mga yan.
First of all, Mr. President, you listen to me carefully. Sabi mo, nandyan yung police to maintain peace and order doon sa lugar. Sir, for your information, nagpunta ko kayo dyan, di ba? Sa Prayer Mountain. Tinanong mo nga bakit ang ganda-ganda, ang peaceful, peaceful. Ang sagot ni Pastor Kibuloy, because this is a sample of no corruption. In other words, Mr. President, that place is so peaceful until dumating yung mga pulis. It's a fact. Peaceful ang KOJC. Aliw na nga sila Coach Dada, Coach Oli dyan, tsaka si Boss Dada, tsaka si Master Judea. Ayaw na umalis. Parang gusto na sa manib sa KOJC. Sobrang peaceful nila dyan eh. Hindi, totoo naman. Napaka-peaceful yan. Kung gusto mo mag-relax, higa ka lang doon sa hardin nilang napakaganda. Ngayon eh, medyo dinumihan na ng mga pulis. Marirelax ka dyan kasi very peaceful dyan eh. Para kang nasa isang very peaceful compound sa gitna ng city. Ganon ang itsura ng KOJC. Napaka-peaceful, napakasaya ng mga tao dyan. So ang nanggulo dyan, Mr. President, yung mga pulis. Hindi ho yung mga tao. Hindi mo kailangan. You know why, Mr. President? Let me give you an exact example. Yung NBI nag-serve ng warrant. It was indeed a very, very peaceful situation. Entirely opposite of what happened sa PNP. Very, 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 very peaceful. Ilan lang sila, sir? Wala pa siguro silang 100 eh. O sabi mo nang 200. Pero peaceful. Eto, umabot ng 3,000 ang mga kapulisan. Peaceful po ba yung tinatadyakan habang nakahiga? Sinasaktan habang nakahiga? Peaceful po ba yun, sir? Ako nagtatanong lang naman. Doon sa sinasabi mong peaceful, asan ang peace doon? Mga piste, nandyan. Sigurado ako, mga piste. Diba? Alam mo ba, may paglilinaw ang Korte Suprema. Sinasabing protection order na inutos ng RTC ng Davao ay hindi naman daw nagbabawal para magain ng arrest warrant ang mga pulis. Kaya ang PNP magpapatuloy pa rin sila sa paghahanap sa loob ng KOJC compound kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayan na nga. Wala naman sinasabi si Attorney Torion na hindi i-serve yung warrant. Ang sinasabi naman niya, tanggalin yung mga barricade. Kasi, mantakin mo ha, pagmamay-ari yan ng mga taga-KOJC. Hindi yan pagmamay-ari ni Pastor Kibuloy lang. Na mga taga-KOJC yan. Hindi sila malayang nakakapag-ikot. Hindi sila nakakalabas-pasok. Ang baho na nila, Boss Dada. Di na sila nakaligo kasi pinutulan ng tubig. Nangayayat na si Boss Dada. Isang araw lang siya hindi nakakain na matino. Di ba? Kasi nga hindi pinapapasok eh. Labas-pasok yung mga pagkain. So, yun ho ba ang sinasabi ninyong ano? Yun lang naman na sinasabi natin dito eh. Tanggalin yung mga yun, yung mga barricade. Kami gusto nga namin pumunta, di ba? Hindi kami makapunta. Bakit? Hindi kasi makapasok eh. Bawal nang pumasok. Pero ngayon, sige, pwede na. Pero, nandun pa rin yung mga barricade. Kaya nga palpak. Alam mo, magbuti na lang din at umabot na ho ito sa Senado. Pakinggan natin, ang ganda ho ng mga interpolation ng ating mga senador dito sa nangyari ho dito sa... At malilintikan ho si Tori dito. Sana talaga doon sa susunod na pagdinig, maimbitahan si Coach Oli tsaka si Boss Dada. Hindi, walang biro. Sana po, Senator Bato, ako po'y nananawagan sa inyo. Sana po ay maimbitahan nyo si Coach Oli tsaka si Boss Dada at tsaka si Master Judea. Yung Banateros na yon, naandun sila all throughout. Nakita nila ng kanilang mata ang tunay na nangyari doon sa loob. Sana, Senator Bato,
maimbitahan nyo sa susunod na pagdinig si Coach Oli, Boss Dada at si Master Judea. Hindi kasi oh, sila ho yung ano eh, 'di ba? Noong una sabi ko kung sana, pero sila ho kasi nakita nila mismo. They witness from the beginning until now. Nandun pa rin sila, hindi pa rin sila umaalis. Kasi nga nandiyan pa rin yung banta ng mga demonyo. Kaya sana Senator Bato eh para may paliwanag sa inyo talaga kung ano yung nangyari. Ah, kasi mahirap kung hindi ko naman sinasabing pag nanggaling siya kay OJC, ano eh, di ba? Ito mismo yung mga vlogger ho, mga independent vlogger, eh nakakita ho ng mga nangyari. Di ba? With lahat po ng nangyari ho dyan. Sana, Senator Bato, ako po ay inyo pong naniniwala po sa inyo na magiging totoo kayo sa inyong sinabi na iimbitahan nyo. Kasi yun ang sinabi niya no, last time na na-interview natin, eh, di ba? O, tuloy-tuloy. O, ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Senator Bato at ng iba pang mga senador tulad ni Senator Bongo at ni Senator Robin Padilla. Mr. President, dear yes. colleagues, good yes, afternoon. Sir. Yes, sir. Today, I rise on a matter of personal and collective privilege with the hope that the heartbeat and cries of the people from Davao City be heard in this August chamber. Mr. President, Article 2, Section 4 of the 1987... Sabi naman ito isa. Interpolation daw po, sabi ni Trixie, not interpolation. Masyado naman kayong ano eh. Grammar Nazis eh. O di sige na. Interpolation. Para na... What is important, Ma'am Nisa, is that we understand each other. Tuloy. Ha? Masyado kayong... Philippine Constitution provides that what? The prime duty of the government is to serve and protect the people. Yon. Yung pa lang, pasok na. Tapos na laban. That is part on the Constitution. That is part of the Constitution. It says... The duty of the government is to protect and serve the people. Out of all the government agencies, it is the Philippine National Police, which is known by the public to have the motto to serve and protect. Its mandate is to serve and protect the people through enforcement of all laws and ordinances. No. Napaka-importante na maging tapat ang PNP sa kanilang tungkulin, panindigan at mag-implementa ng rule of law para sa mas maayos at matiwasay na komunidad. Ngunit, sa pagtupad sa kanilang tungkulin, importante rin na ginagampanan nila ito ng may respeto sa human rights, hindi lamang ng ilan, kundi ang bawat miyembro ng komunidad. Sinumpa ang tungkulin ng ating PNP na magpatupad ng batas para protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ngunit, paano kung sa pagpatupad ng batas ay nalalagay sa panganib ang buhay at ari-arian ng mga tao? Nako! Ito po ang hinaing ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, mga residente sa KOGC compound, pati na rin ang mga estudyante at propesor ng Jose Maria College Foundation Incorporated of Davao City. On August 24, 2024, around 2,000 cops from Police Regional Office 10, 11, 12, and 13 were deployed to implement the warrant of arrest against the leader of KOJC, Pastor Kibuloy, and 5 others. At this point, I want to make on record that we are not questioning the authority of the PNP to implement valid warrants of arrest issued by a court of competent jurisdiction. We are not questioning their desire to fulfill their mandate to arrest the person subject of the warrants of arrest.
Ang tanging tanong po ng mga taga-QOGC, Mr. President, ay bakit kailangang mag-deploy ng higit 2,000 na pulis mula sa iba't ibang region para mahuli ang 6 na katao na miyembro ng QOGC? Kailangan ba na pag-implementa ng warrant ay magkampo sa loob at labas ng QOGC compound ang ating mga kapulisan? Tama ba ang ginagawang pagsasagawa ng search operation sa loob ng QOGC compound kahit wala namang na-issue ang korte na search warrant? Ano ang maaring gawin ng mga miyembro ng QOGC para maprotektahan ang kanilang mga karapatan? Saan pa sila pwedeng humingi ng tulong para matigil ang tila panggigipit sa kanila? Excessive force. Now on the alleged excessive number of deployed police officers, as a former chief of the Philippine National Police, I have not encountered an operation to implement a warrant of arrest wherein we deployed forces close to 2,000 people. To compare, the PNP also implemented a warrant of arrest against Zulkifli Hir, also known as Marwan. Marwan was listed among America's most wanted terrorists with $5 million bounty on his alleged involvement in a series of deadly bomb attacks in the Philippines. In the enforcement of the warrant against Marwan, the PNP only deployed 44 members of Special Action Force and more than 200 police officers as backup. Gets ninyo? E kinumpara pa kay sa isang terorista. Terorista ito ah, kay Marwan. 44 na SAP at saka 200 plus na pulis. Wala pa ho sa kalahati. Ang dineploy ni General Diwata. Yeah? Ganong kalupit. Kaya nga, takanta kasi ba ito eh. Dati siyang PNP chief eh. Never daw nangyari ito sa panahon. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Ako, ito lang masasabi ko dyan, ha? Ha? Ano to eh? May down payment na to. Matindi na down payment na to eh. Kaya nga feeling ko, itong ginawang seeds na yan, para lang ipakita sa Amerika, huy, ano na, ginagawa namin yung trabaho namin, ha? Oh, yung down payment, ha? Eh, padala na. Gcash na lang. Hindi. Sa tingin ko lang naman. Kasi, kahit mo sa anting ng angulo, it won't justify the force na ginawa. Wala naman pumipigil na mag-serve ng warrant. Wala. Hindi ho pinipigilan. Kasi yan ang sinasabi sa mainstream media na pinalalabas, pinipigilan ng mga taga kayo. Hindi ho. Nag-warrant nga ho yung NBI. Tuloy-tuloy sila. Mapayapa. Walang problema. Oh, sabihin na natin kulang yung pinadala ng NBI. Pero 500? Yun nga sa terorista. Ganun lang kadami. Eto pa. Oh, 2,000 hindi lang, mahigit. Kasi habang nandun sila, may mga dumadating pa. Tandaan ninyo, ang unang sinabi ni Torre, 2,000. May dumating pa. So, ibig sabihin, talagang 2,000 plus. So, kahit saan mong tingnang angulo, bakit ganong kadami? Tandaan ninyo, ha? Yung kay Marwan, 44 lang. Armado yun. Lahat ng mga tao nun, armado rin. Isipin nyo mabuti yun. Kung nasa tamang kaisipan ka pa, magtataka ka talaga bakit 2,000 mahigit. Hindi naman armado. Armado ng panalangin at armado ng Biblia, pwede pa. Pero armado, wala. Kasi kung may armado dyan, edi nagkaputo ka na dyan. Ang pumutok lang dyan, makilikili ng mga banateros eh. Hindi, totoo. So anong tawag mo dun?
bakit over? Diba? As in over ang nilagay na force. Bakit? Magtataka ka. Ano sa tingin ninyo dahilan nun? Simpleng-simple lang. Baka ganyan siya tumingin. Uy, titingin natin si Pastor Kibuloy. Ganapin natin si Pastor Kibuloy. Di ba ganun? Feeling ko ganun yun eh. Kaya atat na atat eh. Allow me to do the math. Less than 300 police officers to enforce a warrant against Marwan, who was then protected by more than 1,000 heavily armed Bangsamoro Islamic Federal fighters and private armed groups around the so-called SPMS box, which includes Mama Sapano. Grabe, 1,000 palang kalaban ng sa 44 doon. Fully armed. Eto, wala. Wala ngang nakita eh. Versus 2,000 to arrest Pastor Kibuloy. This almost 300 police officers deployed to arrest an international terrorist constitute less than 15% of the deployed police force to arrest Pastor Kibuloy. Kaya ang tanong ng mga miyembro ng KOJC, mas mapangani ba si Pastor Kibuloy kaysa isang most wanted terrorist? Mas mapangani ba ang Davao City compared doon sa Mama Sapano na napakaraming umiikot ng mga armadong tao? Mr. President, wala na po sanang naging kaguluhan kung naging mahinahon lamang ang pagsisilbi ng warrant. Kung ang objective ay arestuhin o dakpin si Pastor Kibuloy, maaari naman po na maisagawa ito ng mapayapa. Minsan po, kahit gaano kalinis ang hangarin, kung ang pamamaraan naman na ginamit para makamit ito ay marahas, nagiging mali po ito at hindi katanggap-tanggap. Maihalin tulad po ito sa isang konsepto na madalas gamitin sa ating mga korte. Kung illegal na nakalap ang ebidensya, hindi ito nagiging admissible sa korte o ang tinatawag na fruit from a poisonous tree. Alam mo, ganda nung sinabi niya yun. Ganda nun. Kung illegal, ibig sabihin na hindi tatanggapin sa korte yung proseso. Eh ito, questionable talaga yung ano. Kasi tandaan ninyo, ang pagsiserve ng warrant, very specific. Tapos, kung talagang meron kang, may panahon yun. Hindi yun, pag sinerve mo na yung warrant ngayon. Hindi, nag-expire yan. So dapat kukuha ka uli ng bagong warrant. Hindi pa pwede yung forever warrant. Hindi, ayan ang pagkapaliwanag ni Attorney Torrio nun eh. Hindi pa pwede yung forever na warrant na yan. Alam ko, pag na-serve mo na, wala ka nakita doon, kailangan mo uli kumuha ng warrant. Ayan ang pagkakwento ni Attorney Torrio, ha? Hindi natin alam. Kaya nga, nakakapagtaka talaga. Tapos, pangalawa, tama yung sinabi ni Diego Latigo. Yung warrant, hindi yun ibig sabihin seizure ng property. Eh, anong nangyari? Seizure na ng property. Isipin mo, ang nandoon, nag-occupy yung mga pulis. Yung mga taga-kingdom, hindi sila pwedeng pumasok. Yung mga nag-occupy ng tulugan, yung mga pulis. So, illegal na illegal yung ginagawa. Antindi. So, kung illegal yung ginagawa, at it will not be admissible sa court. Eh bakit ginagawa ito? Mapapaisip ka. Di ba? Mapapaisip ka kung bakit ganun. Ibig sabihin, maybe they are not concerned kung may panalo ba ito sa korte o may talo. Hindi 'yun ang punto. 'Yun ang sinasabi natin dito. Parang ang dating nito, kaya pala gusto lang mahuli si Pastor Kibuloy para talaga ibigay sa kano. Di ba yan naman ang all along, yan ang napatunayan ni Pastor Kibuloy. Kaya hindi siya sumusuko because of the rendition na tinatawag. Na yung, kasi sa Amerika nga,
Sabi nila ng mga abogado ni ng KOJC, legal yung ganyan, yung kinukuha, di ba? Sa Amerika, kinukuha yung rendition na yan. Tapos doon na lilitisin, doon na anuhin. So parang ang dating talaga nito, hindi na concerned si Torre na may harap sa hukuman kasi medyo mali nga yung kaparaanan nung pagsiserve ng warrant. So hindi ibig sabihin, concerned siya na may harap pa siya dito. Nagigets nyo? Sabi ni Nathaniel Mauring, live po ba ito? Hindi po, naisip ko lang ano mo message niya. Hindi totoo, di ba? So ano talaga ang dahilan kung bakit gusto siya mahuli? Reward could be possible. Magkano 100 plus ang million ng reward. Hindi lang yung sa Amerika yun, ha? Iba pa yung sa Pilipinas. So matindi talaga. Kaya alam mo na, di ba? Alam mo na talaga yung sistema. Sabi po sa mga pamunuan ng PNP PRO 11. Pero tila isinusubo nyo sa kapahamakan ang ating mga pulis. Inaakay ninyo sila sa bangin na maaring magdulot ng kamatayan sa kanilang mga promising careers. Kung hindi po sana naging overacting o overkill ang pagsisilbi ng warrant, ay nanatili lamang within the standard at nanatili lamang within the standard operating procedure, wala sanang gulo. The overwhelming number of police camping in front of the gates of KOJC with the simple goal of serving a warrant will naturally create fear and tension. It has created an atmosphere of terror, the same feeling of insecurity that our law enforcement agencies vowed to wage war against. PNP camping. Simula noong madaling araw ng August 24, 2024 hanggang sa oras na ito, nanatili ang pagkakampo ng mga pulis sa loob at labas ng KOJC compound. Gaano karami po bang bilang ng mga pulis ang kailangang i-deploy para arestuhin ang isang tao? Kinakailangan ba na magkampo? Sabi nito isa. Hindi ko masyado mabasa, medyo madilim yung chat box. Galing ni Senator Bato. Di ba dati naaway pa yan? Naalala nyo? May umaaway diyan. Keso hindi daw kakampi yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang lahat ng bagay nasa timing. Perfect timing. Even if you do something na tama, wala sa timing, mali pa rin yun. Magtiwala kayo sa mga tao ni PRRD. Kasi yung iba dyan, nagagalit na kagad . Bakit? Nagpapaniwala kayo sa mga sinungaling . Naalala nyo yung mga sinungaling? Andiyan ka na naman banat ba? Ampu pa ang mga pulis ng ilang araw? Gamit ang resources na pamahalaan para lamang sa isang simpleng operasyon na pagsisilbi ng warrant. Ang pagtitirik ng kampo ng ating kapulisan sa tarangkahan. Sabi ni Lorna, banat ba may tatlo o apat na covered ang face nila at kakapasok lang sa KOJC. Anong gagawin natin, ma'am? Anong gusto natin gawin? Nilipad na ako doon. Sige. Drana! Punta na ako doon. Ha? Ang bato! Drana! Madam naman. Hayaan mo na sila doon. Andun mo sila, Boss Dada, sila Coach Oli. Hayaan mo nang banggay nila yun. Uy, marami dance, LP. Marami salamat. Ah, naman nagkaliwanag. Oh, di ba? Yun . 5 civilian pinapasok sa katedral ng KOJC. Ano ang gagawin ko? Kayo, ang hilig niyong gawin niyan kay Boss Dada, nagagalit tuloy kahapon si Boss Dada . Nire-report niyo kung ano-ano . Anong gagawin natin? Hoy, mga taga KOJC, pinapasok daw ng limang
Gustong-gusto natin yung ganyan, ano? Yung may narinig tayo sa iba, tapos si Jesus natin dito. Kahit ano, eh, di ba? Ganun-ganun ba? Sabi, oy, Dennis O'Leary. Oy, mga ganyan. It's payback time. Yun. Gusto ko yan, mga payback time. Naalala ko tuloy double breaking news kahapon. Banat ba, alam nyo, yung mga iba sunuro na lang dahil sa utos ng leader ng mga matitino na pulis ang dadamay sila sa uniform. Correct! Ikaw ang nag-breaking news tapos bumalik din. Oo nga eh. Kaya nga eh. Ano na natin? Ayan nyo, kung meron man doon, kayang-kaya nila dadayon, ha? Ng QOJC ay hindi lamang nakapagdudulot ng matinding abala sa kasapian ng QOJC, kundi maging sa mga komunidad na nakapalibot dito. Ayun naman, Clarissa Magudayaw. Maraming salamat. Good morning po, Banater. Shirley Banateros LD, salamat po. Hindi, kasi alam mo yung mga ganyan talaga, nagpapabuhay sa amin mga vlogger. Yan. Alam mo naman, kaming mga vlogger, na hindi kami bayad, hindi kami... Yung mga tanso, bayad talaga yan. Wala tayo magawa dyan, mga bayaran yan eh. Tayo, dito lang tayo, ano, kaya nakakatuwa. Nakakatuwa lang kasi dahil ilang araw din tayong absent, bumabawi kayo. Maraming salamat. Yan, susubukan natin uli mag-araw-araw. Eh, kasi alam mo, sa totoo lang ha, ang pangit ng panahon sa Pilipinas ngayon. Yung biglang lamig, init, lamig, lamig, init. Kaya tuloy nakakaubo-ubo mga tao. VMA Love, salamat po. Baka sabihin ng iba, oh, ang babaw naman kung ang inireklamo lamang ay ang abalang dulot ng operasyon. Salamat, Warlita Paderes. Uy, salamat po ah. Uy, ang ganda ng punto ni Bato dito ah. Ang ganda ng punto niya dito. But no, Mr. President. Bye! There is more to this than just inconvenience. Yes. Higit sa abala na dulot ng kaguluhan na ito, ah, ang mas nakaaalarma ay ano? Ang nagawa ng kapulisan natin na magkumpulan sa isang lugar ng ilang araw. Paano na lamang po ang kanila mga sariling mga area of jurisdiction? Correct. Sino na po ang naiwan doon? Correct. Para makapagbigay ng serbisyo po. Alam mo ba, ito ha, meron tayong siyempre mga kontak-kontak dyan sa loob ng PNP. Alam mo ba, yung iba dyan galing pa sa NCR, nawalan yung mga NCR. Kasi mantakin mo, ito ha, alam nyo ba na limited tayo? This is sad, but it is the truth. Limited ang pulis natin sa Pilipinas. Iilan na lang kasi nagpupulis eh. Tapos ang dami pa dyan. Cecil, Jessel, salamat po. Jessel, salamat po. Ilan pa dyan eh, talaga nga namang tiwali pa, di ba? Iilan na nga lang yung pulis. Yan nga yung dahilan kung bakit sinabi ni Marbil bawasan kay BP Sara Duterte. Tapos dito nilagay lahat. Anong katarantaduhan yun? Di ba? Na sino ba hanapin? Terorista ba? Hindi. Isang pastor. Publiko. Excuse me. Sa mga mamamayan na nangangailangan ng kanilang tulong, tila napaka-espesyal naman po ni Pastor Kibuloy para pagtutuunan siya ng halos buong puwersa ng kapulisan ng apat na police regional offices ng Pilipinas. Halos buong Mindanao na po. Pwersa ng buong Mindanao, ando na sa premises ng Kingdom of Jesus Christ, Mr. President. Illegal search. As far as the QOJC members are concerned. Brian, salamat po. Sabi, Banat ba'y pumasok daw sa katedral? Ano po bang gusto niyong gawin ko? Sandali nga, magbubuk na ako ng ticket. Magbubuk na. Anong gusto niyong gawin ko? Magbook na ako ng ticket. Punta na ako ngayon din doon. Ngayon na, sige. Anong gagawin natin? Ah? Tawag ako sa 911. May pumasok sa katedral ng KOJC. Capricorn Dubai, salamat po. Anong gagawin ko po? Bakit po natin kinikwento dito yon? Ha? Anong gagawin natin?
Pakisagot po ako doon sa mga nagbabalita. Sa mga nagbabalita na, uy, may pumasok sa katedral. May pumasok sa katedral. Ano gagawin natin? Anong gusto niyo gawin ko po? Sige na, kayo naman po nagsabi. May pumasok sa katedral. Anong gawin natin? Ah, pa-update ka lang, kaya siguro sinabi. Okay, 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 okay. Nagtataka lang kasi ako eh. Concern. Hindi, huwag niyo sipain kayo naman. There is no valid search warrant issued to conduct a search inside their compound. The only judicial process issued by the court are the warrants against Pastor Kivoloy and five others. Due to lack of a valid search warrant, QJC are claiming that searches made and being made by the PNP inside the QJC compound are illegal and unconstitutional. They claim that PNP cannot and should not claim that such search is incidental to Sabi nito, asuplado mo naman! Ina-update ka lang ng mga chismis! Galit na galit. Ina-update ka lang ng mga chismis namin! Ba't mo ka naman agagalit ka kagad? Hindi po ako galit. Kaya ako nga tinatanong ko anong gusto niyong gawin ko. Gusto kong tumulong. Kaya nga inaalam ko ano bang pwede nating magawa. Ha? Anong gusto niyong gawin natin? Tulungan natin. Kaya nga po ako nagtatanong, di ba? Para alam ko anong gagawin ko. Hindi po ako nagsusungi. A lawful arrest. They anchor their stand on the established rule in the numerous Supreme Court decisions that the law requires that there first be a lawful arrest before a search can be made. Yon. The purpose cannot be reversed. Kung hindi pa nahuhuli o naaresto si Pastor Banateros Beng Anto Hansen, maraming salamat po. Thank you very much. Kibuloy o ang ibang miyembro ng QJC na subject ng warrant of arrest, bakit nagsasagawa ng search ang PNP sa compound ng QJC? May bago na po bang alituntunin ang PNP sa pag-iimplementa ng warrant of arrest? Tayo po mga pulis, isama ko na po ang aking sarili. Oh. Ay mga takapagpatupad ng batas. Hindi po tayo mga alipin nito pagkat tayo po ay may mga isip at puso. Yon. Higit sa lahat, hindi tayo mga kasangkapan na mga nakakataas sa atin na maaari tayong ituring ng mga tao-tauhan sa ngalan ng batas para sa kung anumang motibo nila. Ang tunay na adhikain ng mga sumulat ng batas ay ang pangalagaan, ang kapakanan ng bawat isa. Ang mapaglingkuran at mabigyang proteksyon ang lahat. To serve and protect. Recourse of QOGC, Mr. President. Sa gitna ng kaguluhan at presensya ng higit 2,000 na pulis sa QOGC compound at sa kahabaan ng Carlos P. Garcia Highway sa Davao City, isa pong miyembro ng QOGC ang binawian ng buhay at marami naman po ang nagpahayag na sila ay nasaktan dahil sa insidente. Desperado na po ang mga miyembro ng QOJC. Kahit po ang ilang residente ng Davao City ay nalulungkot sa mga nangyayari. Ngayon na lang po kasi ulit nagkaroon ng kaguluhan sa aming syudad. Sa kawalang pag-asa po ng mga miyembro ng QOJC, mukhang napag-iisipan na rin nila na gumamit ng dahas. Kaninang umaga, nakatanggap po ako ng report na mayroon daw mga miyembro ng QOJC ang sinasaktan ang iba nilang miyembro at isinisisi sa mga pulis. Kung totoo po ito, umaapila ako sa pamunuan ng QOJC at mga miyembro nito. Pigilan po natin ang ating mga sarili. Huwag po sanang sumama ang ating loob sa ating mga pulis na na-deploy sa inyong compound.
Sila po ay sumusunod lamang sa... Ang ganda ng sinabi ni Diego Latigo, saludo sa tatlong nag-resign na regional director kasi ayaw nilang sumunod sa utos ng admin. Malay mo, yung mga hindi, ano, tama siya dyan eh. Malay mo, yung mga umalis, nag-resign kasi ayaw sumunod sa kademonyuhan nitong si Tore. Posible yun eh, yung hindi regional director yun, ha? Alam ko, Diego Latigo, yung pulis ng Davao. Malamang kasi papalag yun eh. Kasi dapat papalag ka eh. Kung hindi ka ano eh, kung are hindi ka sunod-sunuran sa regional director mo, papalag ka pagka illegal na yung pinapagawa sa iyo eh. Lalo na sa city mo. Kahit masabihin mong ano ka lang eh, chief of police ka lang ng city mo, papalag ka. Eh siguro ayaw sumunod ng mga yun, magpa-control sa regional director eh, kaya ngayon pinalitan nung Marantan. Alam naman natin si Marantan eh. Alam naman natin imahe niya, di ba? Hindi natin alam. Kautusan ng kinauukulan. Huwag po ninyo sa kanila ibaling ang inyong inis at galit. Sinusubukan lamang po nila na gawin ang kanilang trabaho. Sigurado po ako na mas marami sa kanila ang hindi pinili na ma-deploy sa KOJC compound. Lagi po sana nating piliin ang kapayapaan. Pati ba naman, may umiihi ba natbay? Ano, gusto nyo itaktak ko? Ako pa magtataktak ng ihi nila? Ba't kailangan pang banggitin yan dito? Itataktak ko yon? Naniwala po ako na likas na mabuti ang mga kasapi ng KOJC. Sana po ay i-exercise ng ating kapulisan ang maximum tolerance. Huwag po natin silang bigyan ng sapat na dahilan upang labanan ang pamahalaan. Sino man pong nakararamdam ng panggigipit ay maaaring humantong sa pagyakap sa karahasan. Sa mga miyembro ng KOJC, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Manalig pa rin po tayo na ang mga alagad ng batas ay ipapatupad ng maayos ang batas. Patunay po rito ang naging temporary protection order na inilabas ng Regional Trial Court Branch 15 ng Davao City na nagpapapatigil sa PNP sa kanilang mga ginagawang paglabag sa inyong religious at academic rights. Here is my appeal to the President Bongbong Marcos, Mr. President. Mr. President, it is my fervent hope that my remarks in this August chamber will reach President Bongbong Marcos. Nako. To President Bongbong Marcos, I am reaching out to you in all humility. I do so not only as a concern. Ayan, pag na-English na si Bato, seryoso na yan. Iyan, Nabi, marami salamat. Boss, may pumasok daw sa aso sa compound kulay itim. Mamaya magbabagong anyo na yun. Malay nyo si Tori yun. Citizen and a resident of Davao City, I speak also as someone who deeply believes in your commitment to this nation. Marami na po tayong narinig sa balita. Hindi raw po aalis ang PNP dahil may nadidetect silang heartbeat. To that, we raise no objection. Alam mo kung bakit may nadidetect na heartbeat si Tore? Ito seryoso to, walang biro to. Tandaan ninyo, si Tore, dating chief ng QCPD. O, ano ngayon? Pag ikaw, dati kang chief ng QCPD, may heartbeat dun eh. Yung heartbeat na KTV dun, doon talaga may maririnig ka. Doon sa mga KTV doon. Umuungol-ungol. Mga ganun. Hindi totoo, walang biro. Siguro na subconscious na nadidinig-dinig niya pa yun. Oh. Malamang. Oh, ay, Jesus. Correct, napuntaan ko na yan, boss. Ambira ka.
May heartbeat doon. Pagka may maririnig ka sa kabilang ano, VIP room. We are in opposition to question these technological advancements. Grabe, sabi ni Boss Randall, 3K or 5K ang biga. Hindi ko, wala akong alam sa mga ganyan. And yet, while your PNP is focused on the underground heartbeat, which they suspect belongs to the heart of Pastor Kibuloy, I urge you, dear President of this nation, to listen also to a different sort of heartbeat. The heartbeat of thousands of Filipinos yon. In the midst of this cacophony of sound. Galing ni Bato, ikunik yun, no? Instead of listening to the heartbeat inside KOJC, listen to the heartbeat of the Filipino people. Yung mga ganyang bitawan mo, Senator Bato. Mahal ko na yung ulo mo, sir. Yung mga ganyang bitawan. Galing, ano? O, di ba? It is our hope that the voices and hearts of these Filipinos will not be drowned out. Among them are the members of the KOJC, deprived of their religious freedoms. Their right to practice their faith is being challenged. Yo. And their pleas for support are echoing through our land. Excuse me. Let us also listen to the hearts of thousands of students from Jose Maria College Foundation Incorporated and Lyceum of the Philippines in Davao City, as well as their parents who are grappling with the disruption of their education. I feel that it is not suitable, it's not justifiable, that in the attempt to serve a warrant of arrest, we also end up arresting our young people's dreams. Yo. This is highly Sinong gumawa niyang speech mo, sir? Panalo yan, ha? Galing ng mga bitawan ni Senator Bato dito, ha? Warranted, Mr. President. Their aspirations hang in the balance as ongoing siege affect their learning environment and their future prospects. Additionally, the closure of Carlos P. Garcia Highway near the airport has caused immense hardship for many Davaoinos. Their daily lives are disrupted and their convenience and well-being are at stake. Wala na. Nilipad. Pagod na rin ang mga tao. More precisely, pagod na rin ang mga puso ng mga tao. Their weary hearts have resorted to seemingly marching to a different beat, regretting their choice of leadership, losing their hope. Yet, I stand here with unwavering faith in you as the father of our nation. I, for one, still believe in your capacity to care for every Filipino. After all, regardless of where we find ourselves politically, socially, religiously, or even physically, we all share the same heart and spirit. Mr. President, may President Bongbong Marcos continue to listen to the heartbeat of the people. Nako. Hindi lamang sa sports, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay Pilipino. Puso, Mr. President, puso. Maraming salamat po. Yon. Palakpakan, palakpakan, palakpakan. Mr. President, the minority leader is seeking the floor to interpolate. Minority leader is recognized to interpolate. With the Senator Bongo is going to manifest, Mr. President. So, sige po, mauna siya kasi ma, we may have also a conversation. Can I also manifest? Manifestation. Gusto ko rin mag-manifest eh.
pag ako talaga naging senador, magmamanifest ako dyan. Kasi yung alam mo yung manifest, yung mga nakikita-kita nating himala, manifestation, ganon. Yeah? Uy, may manifestation si ano dyan. Oh, di ba? Ganon. Gusto ko yun. Yun, among the three of us, Mr. President. Mr. President, Senator Christopher Bongo. Senator Bongo, seeking recognition. Mr. President, I am one with the privileged speech of my colleague, Senator Bato, in upholding the rule of law. Yes, yan. Tumayo na si Senator Bato. Ay, si Senator Bongo. Nakikiisa daw siya sa sinabi ni Senator Bato. And the motto of the PNP, which is to serve and protect. Mr. President, we condemn the excessive use of force. I appeal to our government, especially law enforcement. Ayan, kinundi na ni Senator Bongo yung excessive force. Diba? Hindi lang si Bato, pati si Senator Bongo. Excessive force ang ginawa nitong si General Diwata. Forcers to be prudent in their actions and remain faithful to their mandate to serve and protect. With the court issuance of Banateros Ryzen, salamat po. A temporary protection order, we pray that peace and normalcy will return to the Kingdom of Jesus Christ compound. The occupation of police personnel in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City and the terror it brings to the community are causes of concern. While it is the duty of the police to serve an arrest warrant, there is no excuse for using force, creating fear, compromising the safety of civilians, disrupting the peace in the community and occupying a place of worship. As Vice Chair of the Committee on Peace and Order, I support the intent of the Chairperson, Senator Bato de la Rosa, to scrutinize this PNP operation which led to the death and injuries of civilians. Mr. President, I have consistently expressed my full support to our uniformed personnel. Kami po'y sumusuporta sa trabaho ng pulis, basta in line of duty at naayon sa batas. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, dinoble po ang sahod nila, pinaghirapan natin. Sorry. Anong nangyari doon? Wait, tuloy natin, tuloy. Anong nangyari doon? Ayun, tuloy. Walang masaktan, kung ano lang po yung ayon sa batas at ipatupad ng wala pong excessive use of force. I will not tolerate any form of abuse and will not let our police be weaponized to inflict harm on ordinary citizens. Kaya nga po, lagi kong payo sa mga police, just do what is right and be professional. Proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat Pilipino. Tugusin niyo po ang mga nananakot at nananamantala, pero huwag kayong pumayag na kayo ang maging sanhi ng takot at maging instrumento ng pananamantala. Yo. Mr. President, one life lost is too many. Imbis na maximum tolerance, ginawa na pong maximum terrorism. Hindi naman po terorista ang hinahanap nila, but kailangan pinag... Pasok yun, Brad. Huh? Red Maple Leaf Wanderer, salamat. Pasok yung sinabi niyang yun, ha? Diba? Ulitin natin yung sinabi, ha? Pakinggan nyo. Pagmumukaing battleground ng isang place of worship. Merong mga naiulat na paggamit po ng tear gas. Ulit. Tolerate any form of abuse. And will not let our police be weaponized to inflict harm on ordinary citizens. Kaya nga po, lagi kong payo sa mga police, just do what is right and be professional. Proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat Pilipino. Tugusin niyo po ang mga nananakot at nananamantala, pero huwag kayong pumayag na kayo ang maging sanhi ng takot at maging instrumento ng pananamantala. Yon, Elizabeth Linsangan, salamat po. Konti na lang, mamumula na yan. Mr. President, one life lost is too many. Yon, one life lost is too many. Parang kanta yun eh. Yung makanta ba yun? One life lost is too many. Imbis na maximum tolerance, ano? Ginawa na pong maximum terrorism. Hindi yon, instead of maximum tolerance, ginawang maximum terrorism. Yun ang ginawa
ng ni Tore. Sabi ni Tore siguro, maximum tolerance pala. Maximum terrorism ang gagawin namin. Ite-terrorize namin kayo. Naman po, terorista ang hinahanap nila. Ba't kailangan pagmumukaing battleground ng isang place of worship? Merong mga naiulat na paggamit po ng tear gas at pepper spray sa isang sibilyan na nakikiusap lang po sa mga kapulisan. Ay sir, meron talaga, Senator Bongo. Mismong si Boss Dada inisprayan dito sa ano. Hindi ko alam kung naitiman sa batok eh. Kaya inisprayan para pumuti. Oh, dapat eh sa mukha niya i-sprayan na hindi niya maabot dahil ang laki ni Dada. Kaya dito lang sa batok na isprayan. Oh. Ultimong yung executive secretary ng KOJC, executive si Ma'am Nori, di ba? Oh, si Secretary Nori, di ba? Ang si Secretary. Si Sister Nori, eh mismo siya inisprayan nung animal na pag ako pumunta diyan, nakita ko yung pulis na yon. Isprayan ko rin yun. Oh, isprayan ko rin yun ng alcohol. O kaya ng ano, holy water. Ang pagbawal sa ilang miyembro ng legal team ng KOJC makapasok para gawing ang kanilang trabaho at ang pagpigil po sa KOJC Executive Minister mismo na kumustahin ang kanilang kasamahan na nasa loob po ng compound. Ito ay ilan lamang sa nakakabahalang pangyayari kung kaya't ang mga kapwa Dabawenyo natin at iba pang sektor ay tumitindig upang maproteksyonan ang kapakanan ng mga inosenteng kababayang apektado. Samantala, ang aking opisina po ay nakipag-ugnayan rin po sa mga opisyales at sa mga apektadong sibilyan upang magbigay ng anumang tulong, lalong-lalo na po sa mga pasyente na nasaktan, namatayan at nangangailangan. I sympathize with some of the police officers present there in KOJC who have no choice but to follow orders. Marami sa inyo ay pagod at puyat na rin. Nakikiusap ako na magmalasakit naman kayo at maghinay-hinay kayo dahil ayaw nating meron na namang masaktan dala ng emosyon at kaguluhan dyan ngayon. Sino ba namang gustong makita ang kapwa Pilipino ay nagkakasakitan? To my fellow workers in government, please serve the interests of the Filipino people and protect the rights and welfare of our fellow Filipinos. Just do what is right in the discharge of your delegated powers. After all, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Thank you, Mr. President. Yung palakpakan. De, at least ngayon talagang tumatayo na ho yung mga para sa bayan na senador na tulad ni Senator Bato, Senator Bongo at maging si Senator Robin. Kasi yan ang hinahanap natin, hindi ba? Hinahanap natin yan. Actually, noong unang araw pa lang na pinasok na ng mga tulisan yung KOJC, nagbigay na ng statement si Senator Bongo. Isa sa kauna-unahang nagbigay ng at kinukundi na yung nangyari dyan sa KOJC. Kaya nakakatuwa at si Senator Bato naman din, siya yung unang pumunta dyan at pumasok. Alam nyo, maganda tong ginagawa nilang ito dahil baka kasi isipin ng iba nakalimutan na. Hindi ho, nagtatrabaho at meron naman po silang ginagawang mga tulong na hindi maaring hindi lang ho natin nakikita sa social media kasi minsan itong mga tao ni Duterte na mga senador, mga ano lang ito, yung mga SB. Anong SB? Hindi nyo alam yung SB? Mga style ni Coach Oli yun, yung SB. Yung simpleng bumanat. Yung ginagamit yun noon eh. Sa mga chicks, mga SB eh. Mga simpleng bumanat yan. Ganun po yung ano nila Senator Bongo tsaka nila Senator Batoy. Simple lang bumanat pero laki ng tulong, di ba? Thank you, Senator Bongo. Mr. President, the Deputy Minority Leader is likewise seeking the floor. Balimbing! Balimbing! Senator Rizal de Veros, recognized. Salamat po, Mr. President. Nako, ito na! Brief manifestation po. Anak ko, may freedom of assembly. May manifestation na naman tong grabe ito. Ba't parang nangangayayat to? Should not mean obstruction of justice. Oh.
Hoy, anong obstruction of justice? Walang obstruction of justice na ginawa dyan ng kapal na mukha mong anak. Oh! Mayroong pugante. At kailangan na ang pugante ay makuha. Wala kang alam. Lumayas ka dyan. Obstruction of justice, pinipigilan ko na magmura eh. Ayoko na magsabi talaga ng mura, pero nakita mo ba ang pinigilan? Nakita mo ba na ino-obstruct yung justice na sinasabi mo? Nakita mo ba? Saan ka nakakita ng video na hinarang ng mga tao doon yung mga pulis? Ang nire-reklam... Nangako na ako, hindi na ako magmumuray. Pero yung mga ganito talaga... Hindi, talaga nakakainit ng ulo, nakakaano eh. Di ba? Anong obstruction of justice? Alam mo ba yung pinagsasabi mong animal ka? Hindi ah. Ano ba dapat sasabihin ko? Gago, ganun. Pero ayoko nang sabihin eh, kasi masama yun eh. While ensuring the least disruption to the movement of innocent civilians and no human rights violations. Mayroon din po na credible na balita na may nagpapakalat ng fake news. Na ano? At mayroon ding nananakit ng kapwa miyembro para isisi sa kapulisan. May video nga eh. Te, bulag ka? May video nga sinisipa ng pulis eh. Video yun. It will not lie. Tapos sasabihin mo ngayon, sasaktan nila yung sarili nila para lang ibintang. Hindi na nila kailangan gumawa ng ganun. Bakit? Nakita mo yung sinisipa? Hinahatak? Sinasakal? Tapos sasabihin mo, ginagawa nila saktan yung... Bakit pa nila gagawin yun? Eh meron ng video. Kung meron lang talaga susuporta sa akin na tumakbong senador, gagawin ko talaga eh. Para mapalitan yung mga ganitong animal eh. Hindi, ako talaga. Ako, ito honest ako ha. Walang biro, honest ako. Ako ayokong maging politiko. I have the chance. Meron akong chance eh. Pero ayoko. Kasi tamad ako. Hindi, ako, seryoso ako. Ano ako eh. Honest na tao ako. Tamad ako, ayokong istorbuhin ako, ayokong gusto ko lang namamasyal, gusto ko lang ano. Totoo, walang biro. Pero para dito, para dito, kung meron lang susuporta talaga sa akin eh, ididibati ko to gabi-gabi. Hindi, walang biro ah. Kung may susuporta lang na may ano, talaga. Tapos talagang hahamunin ko to ng debate dun sa during sa campaign. Para alam nito kung saan siya talaga, ano eh. Barado ito. Pero ayoko talaga. Totoo lang, walang biro, ayoko. Police brutality is unacceptable, but this is also unacceptable. Ako po'y nananawagan kay Ginoong Kiboloy na sumuko na at harapin ang pananagutan sa ilalim ng batas. Kung papakinggan natin ang heartbeat ng KOJC members, pakinggan din natin ang heartbeat ng mga victim survivors, sina alias Amanda, alias JR, alias Jackson, at iba pa. Survivor ng ano? Convicted na ba si Pastor Kiboloy? How would you say survivor yung mga yon? How would you say confirm na ba na biktima sila? Sinabi na ba ng korte beyond reasonable doubt na minulestya talaga sila, inabuso sila ni Pastor Kiboloy? If you cannot answer that, you're stupid. Hindi, yun lang kasimple yun. If you cannot answer that Pastor Kiboloy is convicted already beyond reasonable doubt, it means there is no victim at all. Your Honor? Trafficked, sexually abused, forced to perform begging activities. Let us not allow them to be invisible. Mr. President, malinaw po ang posisyon ko noon pa man.
ang kapulisan ay di kailanman dapat gumamit ng labis na dahas sa anumang sitwasyon. Sa kabilang banda, hindi po sapat na rason ang relihiyon at paniniwala. Pwede bang i-last term na natin to? Ikampanya naman natin, huwag na iboto tong animal na to. Niwala para aktibong pigilan ang pagpapatupad ng batas natin. Salamat po, Mr. President. Thank you very much, Senator Antiveros, Minority Leader. Kung ako dyan, magmamanifest uli ako. Magmamanifestation uli ako dyan. Yes, Mr. President, the Minority Leader is seeking the floor to interpellate Senator De La Rosa. Yes, Mr. President, if the speaker will allow it, Mr. President, on his speech. Yes, Mr. President. Kasi, and I know, Mr. President, that I think he personally went to the place. So, yes, Mr. President. Eh, samantalang ako po, binabasa ko lang ang mga news reports. So si Senator De La Rosa po ay talagang nakita niya anong nangyayari sa ground. Nakausap niya, I'm sure, both sides. For being a former PNP chief, kausap din niya mga police. Kausap din niya yung mga KOJC and the other Davaoenos there. Alam niya po ang sitwasyon. So, based on your personal information po, Mr. President, ano po ba ang sitwasyon sa ground? Tama po ba yun na naglagay ng parang kampo ang pulis dun sa lugar? And then pag sinabi natin lugar, is it outside of the gate of the KOJC compound or inside of the gate of the KOJC compound? Correct, Mr. President. Both inside and outside of KOJC compound. And ganda ng tanong nito ni ano? Ni Coco Pimentel. Kung po nakakampo ang ating mga kapulisan. Inside. So parang expropriation na po 'yan ang yung occupation. Occupation na 'yan. Ginawa nilang ba public property ang isang private property kahit pansamantala lamang? Correct, Mr. President. Tila nga. Alam mo kung bakit ganito si Coco Pimentel? Alam nyo, ito si Coco Pimentel, wag natin anuhin yung politika nito, pero if there is one truth about this man is really a fighter of human rights, si Coco Pimentel. Walang biro ho. Yan ang sinabi sa akin ng mga kakilala ko po. Talagang fighter ng human rights yan. And that's really illegal. If you're serving a warrant, wala namang problema, pumasok ka. Wala namang pumipigil sa kanila. Pinikilan ba sila? Diba? Pumasok naman sila. Pero yung you occupy, you stay there overnight. Hindi lang overnight, double night. Hindi nga short time eh. Dinaig pa yung short time sa Sogo. Diba? Dalawang araw. Sa pagkakaalam ko, dalawang araw na nag-stay dyan. Ano yun? All throughout, naghahanap sila? Eh nakita natin, natutulog eh. Ibig sabihin, hindi sila naghanap. Una, pumasok sila, naghanap sila, wala sila mahanap, natulog sila. Bakit di sila matulog sa labas? Tapos kung maghahanap uli kayo, pumasok uli kayo sa loob. Diba dapat ganun ang batas? Hindi huyo, papasok ka dyan, titira ka ng dalawang araw. 4 days, yun. 4 days. Hindi, imagine niyo lang, magsiserve ng warrant doon sa inyong compound. Eh, alam niyo yung mga compound, di ba? Yung mga townhouses na magkakadikit, tapos parang meron kayong little compound doon. Pinasok ng pulis yun dahil may hinuhuling adik sa inyo. Tapos, pumasok na rin sila sa loob ng bahay nyo kasi hinahanap doon. Tapos, hindi na umalis, natulog doon ng 4 na araw. Ang tanong, sige nga ho, ang tanong, legal pa ba yan? Ikaw, Attorney Libugan, legal pa ba yan? Nagmamagaling ka rin naman eh. 4 na araw na natulog doon? Legal pa ba yun? Wala sigurong matinong abogado na magsasabing legal pa yun. Hindi, ito totoo. Magtanong kayo sa abogado, pag nag-serve ba ng warrant, di ba, sinerve yung warrant, pwede na mag-stay doon ng 4 na araw? Matulog doon? Antayin hanggang mahanap yung tao?
Walang ganun. Tama, mali. Pakiramdam ng mga tao doon ay meron ng martial law na nangyayari doon sa Davao. Dahil nga, yung... Ayan na naman yung isa. Isuko nyo si Kibuloy. Alam mo, Roy Kid, kung hindi ka rin namang isang katerban tanga, kung ako alam ko si Pastor Kibuloy, susuko ko talaga. Oh, may reward na 10 million. De, biro lang, biro lang. Ay, isuko, isuko. Kung alam lang na, sigurado ko, kung alam lang ng na mga tao dyan, isinuko na yun eh. Hindi, isipin mo to ah. Hindi, let's be realistic. Okay, let's be realistic. Even if may mga taga KOJC talagang they really love the KOJC and Pastor Kibuloy. Kung talagang naandyan si Pastor Kibuloy, meron at meron maghuhudas dyan. Eh sa Panginoong Hesus nga may Judas eh. You understand what I mean? Simple as that. It's a logic. Kung ang Panginoon nga, dodose na lang yung kanyang disipulo, may naghudas pa eh. Because of money. Tama, mali. Tama, mali. Sagot! Oh. Eh yan, sa dami ng taga-KOJC na naandyan, kung nandyan talaga si Pastor, at sa laki ng alok, hindi lang ng Pilipinas at ng Amerika, meron at meron dyan na mag-i-squeal. Tama, mali. Utak ang gamitin ninyo. Hindi, ito ha, hindi ko sa minamaliit yung mga taga-KOJC. Pero mantakin mo nga kay Kristo nga eh. Dodose na lang yun, may nag-Hudas pa. Kaya nga may sarili, meron tayong tawag na Hudas eh. Kasi nga si Judas yun eh. Tama, mali. Dito pa kaya? Ang dami niyan, kontrolado mo ba lahat ng utak ng mga yan? Ang hirap nun. Sigurado, meron at meron dyan pipiyok. At nangangailangan ng pera, matetemp sa pera, hindi lang 10 million yan, ang laki niyan, 100 plus million yan. Eh bakit wala? Nagsuko. Eh kasi wala dyan. Wala dyan. Hindi ko maintindihan. Eh, sigurado ko kung si Jay Guevara, alam niya yun, sinuko niya yun. Alam mo naman si Jay Guevara. Lakas ng mga ano, scam. Biro lang, biro lang, biro lang. Huwag niyo kayo susumbong kay Jay Guevara, ha? At tutulog na yung mama na yun, ha? Compound ay hindi na magamit ng mga may-ari. Correct. Mga rightful owner of that compound hindi na magamit dahil binabawalan silang pumasok. At kung sila ay nakapasok, gusto nila lumabas, hindi na sila makapasok uli. So, this is deprivation of private property, Mr. President. Opo, so, ganyan po ang... Kailan po kayo bumisita ron para at least malaman natin yung petsa ko yung personal knowledge ninyo? Ano po yun? I was there when the warrant was executed in the early morning of Saturday, Mr. President. I went there around almost 5 o'clock in the afternoon. 25, bale. August 25, Saturday. It's August 25? Huh? 24. August 24, Sabado. Opo, so nakita niyo po yun. So, merong police personnel or force outside of the gate, siguro ang purpose nun para bawal pumasok ang mga nasa labas. Merong police force or personnel inside the gate, ang purpose naman nun para bawal lumabas. Yun, Mr. President. And ang KOJC naman po or si Pastor Kibuloy, I know he's represented by good lawyers. Kilala ko nga si Attorney Torion eh. So I'm sure nag-reason out na po sila siguro sa commanding officer on the ground. Ano pong binigay na legal basis naman ng police at bakit nila ginagawa yun? Their reason, Mr. President, for not vacating the area was that meron pa daw silang namumonitor na heartbeat sa ilalim ng lupa, underground. And that could possibly be the heartbeat of Pastor Apollo Kibuloy. And that is the reason why they encamp inside the KOJC compound. Because they presume that their service of warrant of arrest is still ongoing. And
It was explained properly by the lawyer, Attorney Torion, but still to no avail, Mr. President. So the KOJC officials give in to the wishes of the Philippine National Police. Pumayag sila, Mr. President. O sige, kung saan yung gusto hanapin yung heartbeat na yan, puntahan natin. Sama kami sa inyo para malaman natin kung saan yan. Kung saan yung kakalkalin yung mga lupa, gigibain ninyo yung mga structures para mahanap nyo yung heartbeat na yan. Pumayag na lang yung walang magawa na mga taga-KOJC. Dahil gusto nilang matapos na, Mr. President. But and yet, nung matapos ng lahat, balik-balik na, ayaw pa rin umalis sa ating kapulisan doon. Andoon pa rin sila na parabang kanila ng parang Marcelo ba na private property, basta-basta nila kukunin ng gobyerno at yung may-ari ay hindi na makagamit sa kaya property, nga, Mr. President. Yan ang kinasama ng loob ko, Mr. President. Because I am a retired policeman. I am once the chief of the Philippine National Police. At alam kong maling-mali yung ginagawa nila. But still, why are these people continue to do that despite knowing that they... Kaya nga, Senator Bato, ipatawag mo uli si Tore. Sermonan mo ng bonggam-bongga. Mali talaga eh. Tapos pag nagreklamo, i-contempt mo yung animal na yan. Hindi, ako, na makatikim yan. Kinulong niya yung mga tao dun eh. Dapat makulong din yan. Senator Bato, ko ako sa'yo talaga, i-contempt mo yan si, napakasinungaling sir eh. Senator Bato, nananawagan ako sa'yo. Sigurado ako magsisinungaling yan. Eh yun na nga lang sa tirgas na sinasabi niyang walang tirgas, may video, may tirgas. Si Boss Dada, tinirgas. Kaya sinungaling talaga yan, sir. Koko sa inyo, i-contempt nyo talaga yan. They are violating the rule of law. Yun lang ang kinasama ko, Mr. President. Tapos po ba, nakita nyo rin po na because of that police presence na amounting to a barricade or an encampment, pati po ba yung use ng highway sa labas ng KOJC compound ay apektado din? Apektado talaga, Mr. President, dahil sinara ng kapulisan yung highway. Siguro yung lane, that is, yung that lane is, na pinakamalapit o yung buong highway? Buong yung highway! Buong highway, buong highway. Airport hanggang dulo, yung buong highway hanggang Panakan, hindi na mapasukan ng sasakyan dahil hinarang ng police. Dahil siguro, to my mind, I am also a policeman. We thank... Sana, Senator Coco, pagka may hearing, nandun kayo. The same manner, Mr. President. Alam ko yan, ginawa ng kapulisan para harangin yung posibleng... Boss, pepper spray lang po si Boss Dada. Sorry po. Hindi, alam ko na pepper spray lang siya. Pero nakita niya kasi yung tear gas eh. Narinig ko sa kanyang interview, nakita niya ng sarili niyang mata. Yung tear gas. Okay? So, na pepper spray lang siya, na-sprayan lang siya. Kasi, depende kasi yun eh. Meron kasing tinatawag din. Ito ha, para sa kalaman ninyo, yung iba kasi, ang tawag din doon sa pepper spray, tear gas. Bakit kanyo? Kasi nga, nakakaluha. Okay? So, pwedeng ganun, or pwede yung tear gas talaga na yung push, push, gumaganon. So, depende kasi yung kung anong paano mo ipapaliwanag yung tear gas. Pero yung sinasabi kasi dyan, both yun eh. Pareho yun. Tear gas or pepper spray, the point is, merong ginamit. Okay? May ginamit na, beyond doon sa tinatawag ng maximum tolerance kasi wala naman silang ginagawa. That's the point. It's not just we are on that term ba na pepper spray or tear gas. Ang point doon, it's no need to do that. Nagigets nyo? Hindi na kailangan gawin yun. Bakit? Wala naman pumapalagi. Isipin nyo to ha, nangyari yan, habang nag-uusap sa harap si Diwata at saka si Atty. Torion. Pinasok sa likod, doon ng tear gas. Kaya nga nagtakbuhan ng banateros doon kasi nga tiningnan nila si Coach Oli, nakita rin yun. Talagang personal na nakita nila yun na merong tear gas. Okay?
at meron din namang mga nag-spray ng peppers. Ibig sabihin, ang point doon, it's not necessary. Hindi kailangan yung force na yun. Why? Because they were allowed to get inside. So let's not, ano, wag na tating pagtalunan whether it's a tear gas or it's a pepper spray. The point is, meron talaga, kitang-kita, excessive force. That's the point. Reinforcement. Dahil takot sila magkakaroon ng people power doon sa QOJC premises. Kaya hinarangan nila na wala makapasok na sasakyan para wala mag-transport ng mga tao doon. So, I'm not blaming them for that. Kanya-kanya discarte yan, Mr. President. Pero, ang problema lang, ang movement ng mga ordinaryong mamamayan from Davao del Norte, Agusan, going towards Davao City, ay masyadong na-hampered, Mr. President. Lalong-lalo na yung pupunta ng airport. Dahil iikot ka pa doon sa napakalayong ikutan mo para makapunta ka sa airport. Well, yun na nga, Mr. President. Pero yung kasi yung mga worry nila ng kapulisan, na sabi na ating speaker, former chief ng PNP, na-anticipate mo, logical. But it's because you're taking too long to serve the arrest warrant. That is the point. Yes, why, yes, Your Honor. And then, ayaw nilang i-abandon yung pag-serve ng arrest warrant because sabi nila may indicator sila na may heartbeat. Yes. But what is that machine which tells them that there is a heartbeat? Where is it located, Mr. President? Well, it should be explained properly, Mr. President. Paano naging kapanipaniwala na kung saan yung makina at saan daw, how many meters away yung heartbeat na nadidetect ng makina? Yun nga, Mr. President. And Mr. President, to add, sabi ko kanina, may lumabas na na restraining order coming from the RTC branch of Davao City. But now, as we speak, per KOGC people, PNP officials won't recognize the temporary protection order issued today by RTC Branch 15 of Davao City. So ganito na palang utak ng ating kapulisan ngayon. May order na ang korte na ibakit nila yung lugar. Ayaw sumunod. So, ano na nangyari sa bansa natin, Mr. President? So siguro... ganito na pala ang pag-iisip natin kapulisan. Ayaw sumunod ng korte. Do we have a copy of the so-called TPO, Mr. President? Para makita natin yung term. I don't have the copy, term. Mr. President. I'm just relying on information. Kakalabas lang sa news. If you can ask our contacts in Davao to send us a copy of the TPO para at least makita natin. I will try, Mr. President. Kasi nakakabahala na rin po yan na... Mga taga ano KOJC Attorney Torrio nanghihingi si ano Senator Pimentel ng copy nung TRO kaya paki-send po sana. Ino-honor na nga yung service ng warrant of arrest kasi nga issued by a court. And then we have a court now. And I think the court which issued the warrant of arrest is not a Davao court, no? I think it is a Metro Manila court. And tama po ba yun? Davao po, Davao. Alam ko pa. Tama po ba? I warrant of arrest po. The court which issued the warrant. Tama. The court that issued the warrant of arrest is not from Davao. It is from Pasig, di ba? Pasig, tama. Pero yung nag TRO are from Davao. Okay. Let's be clear. Warrant of arrest is not a Davao court. It's a Metro Manila-based court. Yes, Mr. President. Correct, Mr. President. So yun, ino-honor na nga natin sa Davao. At ito na nga, nangyayari na to disruption of the life of the Davaoenos. TPO pala, TPO. I stand corrected. Because it is taking too long to execute the arrest warrant. And then meron naman tayong court order... An order from a local court who is now more familiar with the situation on the ground, and the speaker is telling us that per his information, hindi sinusunod. But siguro, but the terms of that court order, kailangan siguro makita natin. Kasi sometimes baka sabihin talaga nila, hindi naman to naka-address sa amin. Mr. President, if I may read, RTC... 11th Judicial District, Branch 15, Davao City. In the matter of petition for the writ of amparo,
The Kingdom of Jesus Christ, the name above all names, Incorporated, QJC, represented by Executive Pastor Marlon Acubo, Jose Maria College Foundation, Incorporated, represented by Rosemary Dimag Naong, versus Honorable Benjamin Abalos. Ay, mali, mali. In his capacity as the Secretary. Iba pala yung napatay ko, hindi yung camera. Nabuking ako. Sorry naman. Tuloy. Of the DILG, the Philippine National Police, ITAL, temporary protection order, in a verified petition filed last July 1, 2024, by the Kingdom of Jesus Christ, the name above all names, Incorporated, Jose Maria Calles Foundation, Incorporated, ITAL, against Benjamin C. Abalos, in his capacity as the Secretary of the Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, ITAL, petitioners allege that their right to life, liberty, and security is violated for treat or threatened with violation by an unlawful act or omission of the respondents. Thus, petitioners seek for the issuance of a writ of amparo, among others. In a resolution dated July 1, 2024, the RTC Executive Judge Retrina E. Fuentes found no urgent necessity for the issuance of the writ and ordered the immediate ruffling of the case among the regular court. Accordingly, this petition was ruffled to this court on July 3, 2024, and corresponding order was issued on July 8, 2024, directing the respondents to file their comment within 15 days from the receipt thereof. Around 5 o'clock in the morning of August 24, 2024, the PNP 11, armed with warrants of arrest, entered the compound of QGC and JMCFI located along Philippine-Japan Princip Highway sa Davao City in search of Pastor Apollo C. Kibuloy and other individuals. Diretso na ako sa decision ng Korte, Mr. President. Sige po. Hence, this court, under the current situation, sees the urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, and security as well as the properties of the petitioners. The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners' religious, academic, propriety rights and the pursuit thereof by its officers and members within the surroundings. May pakiramdam ako. Makukulong ito si Tore. Meron akong nararamdaman, makukulong to. Kung hindi man sa masisimulan to sa Senado. Tingnan nyo. Ako, may pakiramdam ako ha. Makukulong to sa Senado. Within and surrounding the premises, the office of the Clerk of Court, General is directed to immediately serve the order to any senior PNP 11 commanding officers present within the premises of KUGC compound at the regional office. So ordered. Signed. Paano ito iakit? Akit mo. Signed by the judge, Mr. President. Okay. So, Mr. President, sa ganitong sitwasyon kasi dapat siguro ang ating kapulisan will read that with liberality na address sa kanya, and then kung ano man yung nakaka-disrupt sa normal course of life of the people there, bawal, i-dismantle niya. So dapat po ganun. Kung gusto kasi natin ng order, at yun ang appeal natin nga sa KOJC members na huwag manggulo, huwag daanin sa dahas, i-honor ang mga court orders. That's the same standard that we will ask of our police correct, personnel or police people. Correct. So, the commander on the ground, if I am not mistaken, is named Brigadier General Tore. A police General Tore, Mr. President. Diwata.
General Diwata po. Colonel of General? General. General, Brigadier General. I think it's Police General Atore. So siguro, yun na lang po yung appeal natin sa kanya. I mean, the arrest warrant, as far as I know, is valid. Can be served at any time of any day, any day, anywhere, any week, anywhere, for as long as you see the subject person of the arrest warrant. But you, I don't think you can claim that you have found the person because you have found the heartbeat, Mr. President. And then this is a new technology na masyado pang kailangan i-explain muna sa atin. Kaano kalayo niya na detect? Kaya nga magandang ipatawag. Gayun po ang talagang ano. Mga sir, mga ma'am, the manifestation is not enough. Therefore, I conclude that you need to call for another hearing for that stupid person to appear before the court so that you may be able to ask a direct question that needs to be directly answered. So I therefore manifest in this hearing that you call upon that person. And I have a manifestation, Mr. President. That manifestation is, it's already 5 in the morning and I need to sleep. I need to sleep and make my necessary facial wash because my acne is already complaining. Therefore, the manifestation is very clear. The manifestation of my acne in my look at that. There is already a manifestation because of too much wake up, no sleep, Your Honor. So I therefore conclude. Anong overruled? I therefore conclude it's time for me to sleep. Your Honor, ladies and gentlemen, thank you very much and there will be a part 2 of this tomorrow. So please, release me and let me go. 'Cause I need to sleep again. Please release me, I need to sleep. Thank you very much and God bless everyone. Yan ang panateros, manasis ng ordinaryo Pilipino panateros, ay walang makakaawan.